maikit ang lugar daw kung saan madalas mag-date sina Nimoy at Cory. I can remember this story. We were headed to Tarlac. And you the balito was hectic. There was an aristocrat. So, my lola was telling me that nung doon sila nag-date at lolo ko. And I think lumpia and soft drink was pancit was 6 times in centavos. And it was already big that time since my grandfather's salary was 257. Dahil sa tatas at daling magsalita ni Minoy, napasagot niya si Cory. At bakit nga ba hindi? Si Minoy, kinakitaan na ng galing sa murang edad. Naging Korean War Correspondent ng Manila Times sa gulang na 17. Naging mayor sa bayan ng Concepcion sa edad na 22. 1955, nang pagpakasal si Minoy at Cory, kung saan isang kakatuwang eksena ang naganap. Dumapo ang kalapati sa kanang balikat ni Cory. Kalapati sumisimbolo sa kapayapaan. Ibig daw sabihin, isang responsibilidad ang balang araw ay babalikatin ni Cory. When I got married, I was determined to be a good wife and a good mother. Naging maganda ang political career ni Ninoy. Sa edad na 29, naging gobernador siya ng Tarlac. Hanggang itala niya ang kasaysayan bilang pinakabatang senador noon sa edad na 34. Dito niya binaikot ang pamamahala ng nooy Pangulong Ferdinand Marcos. Nang ipairal ni Marcos ang martial law noong 1972, isa si Ninoy sa mga ipinadampot at isinakulo. At siya sana ang papalitinang batang-batang presidente kung hindi pinairal ang batas militar. Sa matinding pagsubok na ito sa kanilang pamilya, ipinakita ni Cory ang tatag at tapang bilang butihing asawa. Tandang-tanda pa ni Chris Aquino ang hirap ng kanilang pamilya nang makulong ang kanyang ama. May this feel ganun. Mom, para tayong son and Mark, kasi naglalatag tayo. Ang doon ni Tihiruan. Talagang false. Dahil nagkasakit sa puso si Ninoy, sinayagan siyang makapagpagamot sa Amerika, kung saan siya nanirahan kasama ang buong pamilya. Sa unang pagkakataon, nagkasama-sama sila. Ito ay isang masayang pagkakataon para sa buong pamilya. Hello?